Diyan na lang ang patunay na sakim ka, Noel. Alam mo bakit sakim? Siya lang ang tanging bukong tanging vocalista na umalis sa banda, iniwan niya, na umalis sa banda niya, na ginagamit niya pa rin yung banda. Bakit hindi ka tumayo sa sarili mo pa? Ang ano mo, ipakilala mo Repa Cole. Bakit mo palaging ikinakabit sa'yo yung ano, yung shakol? Bakit? Aminado kang hindi ka kilala? Na kailangan pa yung shakol para makilala ka? Di ba ang lakas ang loob mo magsulo? Tapos hindi ka pala kilala? Ayun, magandang araw sa iyo, Sir Wawi Flores, bass guitarist ng Shackle. Maraming salamat at nakapanayam kita dito sa Gintong Araw TV. Ayun, idol, tatanong ko lang, ano ba nangyari doon sa suntukan ninyo ni Noel Palomo diyan sa Davao nung 2019? Mabuti naman, una po sa lahat, ako po si Wawi Flores, founder ng Shackle at kasalukuyang bassa po ng Shackle. Tungkol po sa nangyari sa amin, sa nangyaring gulo namin between sa akin at kay Noel sa Davao City, sa Club Velvet. Unang-una po, umiingi po ako ng pasensya at pumainin sa mga taga Davao sa nangyari pong hindi maganda. Nakakaya po talaga yung nangyari. Hindi po ako ng pasensya dahil po talagang hindi na po ako nakatiis noon. Napuno na. Papayaan na po ako eh. Alam po nang may-ari ng club Velvet kung sino po may problema ng gabi na yun. Kahit ako rin po, hindi ko rin po alam kung bakit niya ako binubuli ng gabi na yun. First song pa lang po, binubuli niya na po ako. At seven song na po ako nagtira. Kung mapapansin niyo po, yung guitarist at yung drummer, hindi mo lang po natinag, hindi mo lang po umawat. Kasi po, ang totoo po niyan talaga, silang dalawa po, yung drummer namin at yung guitarista, si Minyong ang lagi pong binubuli. Parang wala lang sa kanila nun eh. First time po sa akin ginawa yun, kaya nga po, nung pagkatapos po ng tutum namin na yun, kasama ko po yung mga Davao Police, at ang manager namin na si Alvin Yaneta, manager namin noon, manager na ngayon ng Repa Cole, si Binong, alam mo yun, ha? Kasama natin yung mga Davao Police, tinatawag natin si Noel kasi gusto kong itanong kay Noel kung bakit niya ako binubuli at kaharap ang mga Davao Police, sagutin niya ako kung bakit niya ako binuli. Tinatawag po namin siya. Hindi po siya sumipot, ang sumipot po yung asawa niya. At pagdating ng asawa niya, sabi niya, pasensya na po raw kasi raw, nag-away po raw sila, mayinit daw po ang ulo ni Noel kaya sa akin po pinagbuntunan. Sa iyo binuhos lahat. Yung po, ito po. Alam po, para po ng mga Davao Police doon, yun po siya ang sinabi ng asawa niya. Sasabi niya po nga, laki po ng problema ko. Siya po may problema noon. Saka sa kanya po ang problema. Siya nga po may issue sa amin eh. Di ba? Sabi niya ganun eh, pinapangit yung tugtog, nagiging wala rin sa tono. Siyang wala sa tono. Ikaw nga, hindi ka na sumisipot. Paus ka na, wala ka pang boses. Di ba? Sabi ni Minyong, totoo yun. Sino ba magpapang natugtog? Ikaw. Di ba? Ikaw talaga may problema. Sabi niya, ito lagi daw siyang wala. Ang dami lang ang bass na wala kang boses, lagi kang paus. Wala kang disiplina. Di ba sinabi naman ni Minyong? Totoo yung mga sinabi ni Minyong. I-redibot ko lang yung sinabi niya na ang laki raw, pasikat daw ako. Ang laki daw ng problema ko, pinapangit ko rin yung tugtog. Nawawala rin sa tono. Sino ba sa atin ang wala sa tono? Sino ba laging paos? Sino ba laging ang walang boses? Diba? Sino ba lang papangit ang tugtog natin? Sino bang hindi sumisipot? Ang hiling mo magturo sa iba. Pero kung anong bibitang mo sa iba, ikaw yun. Ito, sabi nila, sinasabi nyo, kaya nga ito, si Binong, yung manager namin noon, na manager niya ngayon, is sumamaloob ko dyan. Ang sabi kasi nila sa ABCBN, nung mag-viral yung video, malakas daw yung bass. Paano lalakas ang bass ko? Pumunta kayo sa Club Velvet, tignan nyo yung bass amp doon, 15 watts lang. Paano lalakas yun? Kayo may masabi lang kayo eh. At alam na may-ari ng Velvet kung sino may problema ng gabi na yun. Diba?
Lagi kang ganyan, lagi kang naghahamon sa maraming tao. Yan ugali niyan. Di ba, muti ka na nga rin upakan ni Minyong dahil binuli mo siya doon sa Gin Fest, sa Global Gin Fest. Doon sa Bindiya, yung gig natin ngayon. Ah, may mga nauna pa pala. Di ba? Ang hindi mo mga bully. Ewan ko ba kung bakit ka ganyan. Ugali mo, ano, Win. Ano ba ang dahilan bakit siya umalis sa Shackle? Yung totoong dahilan. Gusto ko lang i-rebut yung mga sinasabi ni Noel, ha? Yung mga sinabi niya yung tungkol sa nagtanong sa kanya kung bakit siya umalis sa Shackle. May nangtindihan ba kayo? Di ba, yung tanong sa kanya, ibinabato niya sa iba. Sabi niya, bakit daw hindi tanong sa iba? Naroon na yung pag-abroad. Sino ba nag-abroad? Di ba siya? Ba't sa amin natanong, isang nag-abroad mag-isa? Maliban namin sa kanya. Ba't sa amin, bakit kami tinuturo niya? Di ba? Makikita niyo na lang, hindi consistent tong taong to eh. Hindi siya consistent, wala siyang malinaw na ano-ano ang sagot. Lagi siyang may ibabato niya sa iba pag naku-corner na siya. Di ba? Unang-una ito ah, bakit hindi consistent? Sabi niya, kaya raw siya hindi nakakasipot dahil hindi nakakasipot sa gig dahil hindi raw siya nakabisuhan. Eh, di ba naman mangyari yun? Ha? Hindi naman siya nakabisuhan. Pupunta kami sa gig nang wala kami bukalisa. Ano kami para kami makatanga nun? Saka ang unang-una, ang maapektuhan nun, ang mapupunaan nun, yung management. Kasi management nagbubuk. Pwede ba naman yun? Di ba yun sabi niya? Pangalawa ito. Nakakontrata yan. Ang tapo ito, sabi naman niya. Kaya naman daw siya, yung may mga nakakasipot daw sa mga gig. Dahil daw, request na ng management, ng manager. Pero mo, sinabihan bakit siya. Kailangan mong, bakit kailangan kang, bakit kailangan kang pang i-request para tumugtog ka? O, pangatlo, ang sabi niya, kung wala raw siya sa gig, hindi raw siya sumisipot, may dahilan daw siya. O, wala kang dahilan para hindi sumipot kasi commitment mo yun. Committed ka dun. Committed ka sa bandang kumanta. Ano sasabi mo madilan? Ang dami mong Di ba kayo? Pag-aaral niyo yung sasabi ng itong taong to. Ito ang itong to si Noel, ang hindi ito mag-alive. Kukuha na si Padya. Di ba? Ang galing eh. Ang galing niya mag-ano eh. Yung pag nakakorder na siya, babato sa iba. Tsaka ito ha, napapansin ko dito, ang hindi niya kumuha na si Padya ng paawa, epek. Pero tutusin, di ba? Kaya kayo huwag yung bulag. Alamin nyo mo nito itong ugali. Mag-isip kayo. Bago nyo kami i-bash. Di ba? Hindi nyo muna maigi ang ugali nitong taon to. Papadala kayo. Ginagawa kayo attack dogs. Tapos idol, sino ba talaga ang Shackle ngayon? Kasi maraming nalilito eh. Sila ang umalis. Ito lang yan. Nang 2019, umalis sa si Noel. Noong January 2, 2020, nagpara naman si Minyong. At si Minyong nag-press con pa. At mismo sa part 2, nabanggit mo na sila na umalis. Sino natira? Kami yung ni Peter. So, nung umalis sila, si Noel nag-solo album, nag-solo artist, nagtayo ng rep ako, si Minyong punta sa Sugar Red, sa ibang banda, gano'n, doon sumali. So, wala na sila sa Shackle. Kami natira na ni Peter sa Shackle. Yan patuloy ni Shackle, umuha ko ng vocalista at bagong gitarista, kapalit nila. Para lang mapapunta namin ang Shackle. Marami kasi nalilito eh. Ang Shackle kasi buhay namin to. Parang pinatay ko na sarili ko kapag nawala na ito. Kasi, ito naging nakagistang kong trabaho, itong bubuhay sa akin. Itong bubuhay sa amin. Di ba? Kapag walang Shackle, wala akong hanap buhay. Paano ako mabubuhay? Kaya patuloy ko yung Shackle. Hindi ko alam kung trabaho eh. Nakagistang. Kasi sila naman, ganun din naman ang trabaho nila. Di ba? Banda pa rin. Banda pa rin pa rin sila. Hindi naman lang namin. Kaya nga, patuloy ko yung Shackle. Ngayon, nasimula kami ulit. Nung iniwan kami ni Noel at ni Minyong, is nagkukumahog kami. Nagsimula kami ulit sa umpisa, sa maliit. Nag-practice kami ganun. Ang hirap kaya. Di ba? Buti nga kung nakakuha ko ng guitarist at ng vocalist eh. Nagsimula kami sa umpisa. Yun, hanggang ngayon, buti naman ngayon nakatutub na kami. Tapos, di ba? Sasabihin nila sila, napaka-logic naman na kahit sino makakaintindi. Sila umalis, nang umalis sila, hindi na sila Shackle. Ngayon, nung umalis sila, may pumalit sa kanila. At pinagpatuloy namin yung Shackle. Sino Shackle ngayon? Kumbaga ang titulo, naiwan sa inyo. Sa lahat ng banda, sa OPM band,
kami lang may isong ganyan. Na, ano, siya lang tanging bukong tanging vocalista na umalis sa banda, iniwan niya, na umalis sa banda niya, na ginagamit niya pa rin yung banda. Bakit hindi ka tumayo sa sarili mo pa? Ang ano mo, ipakilala mo, Repacol. Bakit mo palaging ikinakabit sa'yo yung ano, yung shakol? Bakit? Aminado kung hindi ka kilala? Na kailangan pa yung shakol para makilala ka? Di ba ang lakas ang loob mo magsulo? Tapos hindi ka pala kilala? No. Di ba? Kung ano gamitin yung shakol, delikadesa na lang kung madelikadesa ka. At saka marunong ka rumispeto. Patutang ano, ba't hindi mo ganyan yung ibang banda, ibang vocalista na umalis sa ano? Di ba ikaw lang ganyan? Nung ano? Di ba? Talagang ano eh, dyan na lang ang patunay na sakim ka, Noel. Alam mo bakit sakim? Ha? Kasi, di ba? Yung sa YouTube natin, YouTube channel natin, sinolo mo. Ito na lang, yung shackle page natin, kaya hanggang ngayon, hawak mo pa rin. Kasi sinolo mo rin. Hindi mo ako ibigay ng access. Tama ba yun? Oo. Di ba? Kaya ito, malinaw-malinaw. Sila po umalis. Iniwan nila po kami. Kumuha po kami ng kapalit at tinuloy po namin shackle. Umalis po sila po umalis sa shackle. Nasa ibang bandang po sila. Meaning, hindi na sila ang shackle. Ngayon, magkasama sila. Hindi na sila shackle. Kaya kami yung shackle. Yun po, malinaw-malinaw po. Kami po ang shackle. At isa lang po ang shackle. Tala pong iba. Kay Minyong, may masasabi ka ba, Wawi? Ito naman, ililibot ko lang yung sinabi ni Minyong. Ito naman si Minyong, kinasama ng loob ko dito. Bigla na lang, kaming tatlo ang mag-asama talaga. Bigla na lang umayaw ng January 2. Nagpa-press kong pa. Ito pang nakakasama ng loob niya. Bigla siyang sabi niya, paalam na si Minyong. Pahinga muna siya. Kasi, hindi rin magkasundo-sundo yung mga kabanda niya. Diba? Nilinis mo yung sarili mo, Minyong. Anong hindi magkasundo-sundo? Tingnan mo yung part 2. Kayo yung nakakasagutan. Kaya umalis si Noel dahil ikaw ang tinuturo na gustong umalis sa posisyon niya. So, diba? Sabi mo, wala kang pangarap kumanta. Minyong, ha? Meron akong text messages mo. Nagdidiman ka pa ng TF mo na ikaw kakanta at ikaw raw ang ikaw ng gitarista. Kaya yung dalawa ni Noel lang talagang nag-aaway. Diba? Sabi nga ni Noel, kaya siya umalis dahil nga gusto mong pumalit ka. Gusto mo siyang palitan. Totoo naman eh. May katotohanan pala yun, Idol. Diba? Oo. Ano pa sabi mo? Baka gusto mong expose kita. May hawa ko mga text messages mo na nagsasabi ka na nagdidiman ka ng TF mo dahil ikaw ang gitarista, ikaw na vocalista. Diba? Ngayon eh, bigla kang umayaw, ayaw, ganun, di ba? Tsaka huwag kayong magano, ang babait sa Facebook, tsaka magsasalita, alam mo mga totoo, alam natin ang totoo, at hindi nyo kayang takasan ng katotohanan, hindi nyo kayang baguhin ang katotohanan, dating at darating ang panahon, malalaman, lalabas ang katotohanan, walang sama ng loob, kung ano kayo sa katotohanan na yun. Tsaka, hindi magkatagumpay yung ano, ang kasamaan sa, laban sa kabutihan, tandaan niya. Kaya huwag niyo na pagpilitan. Ganun. Ano ba kung di kaya yung mga ganyan ang ginagawa niyo? Kayong magkaaway dati ha, kayong magkasama na kayo ngayon. Hindi ko kaya yun, kapalastigan. Wawi, may pag-asa pa bang makapag ano, reunion ng Shackle? Baka pwede nating masagot. Ako naman po sa ano yung pag-aaroon pa ng reunion. Para po sa akin, ayoko na po magkaroon ng reunion. Ayoko na po sila makatrabaho pa. Kung makakatrabaho akong ano, ito lang yan, bibigyan ko nila ng kondisyon. Papayag ako magka-reunion kung aaminin nila yung mga kasalanan nilang ginawa. Aminin muna nila yung kasalanan nilang mga ginawa. Magpakatotoo muna sila bago ako makipag-reunion sa kanila. Yun ang kondisyon ko. Di ba? Sabihin nyo muna at aminin nyo yung totoong nangyari sa atin. Hinahamon ko kayo sa katang magkaka-reunion. Aminin nyo kung anong ginawa nyo. Di ba? Kasi ngayon eh, parang sinasabi, ano eh, itong ginagawa nyo ha. Inaangkin nyo, sinasabi, ba't yung ginagamit nyo pa yung shackle? Di ba? Alam nyo naman na, ano, nakamit yung shackle, ba't yung nagpipilitan?
Tapos tumutugtog sa mga probinsya, hindi namin alam na ginagamit yung pasyakol. Tama ba yun? O, paano tayo magkakaroon ng reunion? Di ba? Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng reunion, aminin nyo muna yung mga kasalanan ginagawa nyo. Yun, papayag ako magkaroon tayo ng reunion. Pero kung wala, hindi. Ayoko na talaga. Unang-una, ayoko rin talaga magkaroon ng reunion eh. Kasi nahihiyan ako sa mga kabanda ko ngayon. Di ba? Yung mga kabanda na ako ngayon, may sakol na ngayon. Magkaroon ng reunion. Yun, unang-una. Pangalawa, yung nga sasabi ko sa inyo, kung talagang request nyo talagang magkaroon ng reunion, aminin nyo muna yung mga kasalanan nyo yung ginawa. Yung kasalanan nyo sa akin, basta yung kasalanan nyo, mga maling ginawa nyo, aminin nyo muna. Baka may pero gusto mong sabihin sa ating mga subscriber. Yun lang po. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Wawi Flores ng Shackle. Nagpapasalamat po ako si Oro. Hindi mo pagkakataon sa akin na maikahagin naman yung aking saloobin at mga totoong nangyari. Kasi binigyan talaga kita ng chance eh. Para makapagpaliwanag sa mga fans natin. Samantalahin ko na po ang pagkakataon na to na sige, i-promote na kami po, Shackle. May bago pong ilalabas sa album na pinamagatang Shackle, ang bagong Lugto the album. Wow. Ako po sana at supportan niyo po. Supportan niyo po mga OPM band. OPM talaga the best. Pinapodin ko lahat. At saka meron po pala kami ilalabas sa music video. Yung song namin na Burawat under MMC Records. Legos po. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ano ba'y lagi tayong salamat ligtas sa mga ligtas sa anumang oras at mabuhay kayo ang gabi sa inyo. Maraming salamat po. Sir Wawi Flores ng Shackle.